Okay, so yung next nating fundamentals is about Napier's law or the Napier's circle. And what are the purpose of Napier's law? Yung unang-una dyan sa Great Circle is to determine the latitude and longitude of the vertex. Okay? So, mayroon tayong tutorial about the vertex. So, the vertex is the highest latitude na may reach ng ating Great Circle. No? So, for example, this is our this is the pole or the north pole or pwedeng south pole. This is our Great Circle track, no? Yung vertex ay yung yan dito yan sa gitna. Kung saan this would be the 90 degrees, no? The highest latitude, no? So this is the vertex. So yan ang isa sa purpose ng ating Napier circle, and also to calculate also the latitude of the division kung gagawa tayo ng mga waypoints, no? So isosolve natin yung latitude na yan by the use of Napier's rule or the Napier's circle, no? Yan yung mga purpose niyan, to solve for the vertex, latitude and longitude, to locate so that we can subdivide the Great Circle track to create a waypoint. Yan ang isang importance ng ating Napier's circle. Now, ang Napier's circle ay ginagamit lamang yan sa right spherical triangle. Okay? So, pag ibig sabihin natin, pagka right angle, no, meron siyang 90 degrees na component, no? As you can see, this is an example of a right spherical triangle, no? So, meron din siyang component na C, capital C, small C, A, small A, and B, and small B, no? May sa Napier's law, meron tayong sinatawag na yung mga may mga ganyan na mga component, ganyan yung may mga slash sa ulo yan. This is the sinasabi nilang B bar, C bar, A bar, or the complement angle. Okay, yan yung mga complement angle natin. Okay, so ibig sabihin ng complement angle, no, this angle are subtracted or minus, subtracted by 90 degrees. Okay? Yan. So, these are the complement angle natin, or tinatawag nilang C bar, B bar, A bar, no? Common yan na tinatawag. So, ito yung composition ng ating right spherical triangle, no? So yung method ng Napier's law or paggawa ng Napier's circle, no? Gagawa tayo ng circle, okay? Then we will divide it by 5. Okay? 5 na parang pi. Then we will transfer the values. Okay? Maliban sa C na malaki. Okay? Huwag natin 'tong ilalagay, remember. Hindi natin 'to ilalagay into a direction of clockwise direction. So, ililipat natin yung mga values. Okay? So, B bar, C bar na maliit, A bar na capital, B and A. Okay? So, this would be yung itsura ng ating Napier circle. Okay? May instances na pwedeng mabaliktad to, no? Magkaroon siya ng sa ibang other side na magaganyan siya. Kasi nga, we are talking about Great Circle, no?
So kahit mag-iba yung itsura niya, maging ganyan, no? Magiging B yan. Of course, still the same. Magiging A pa rin yan. A pa rin yan. C, capital A, and C. Ganito pa rin dapat yung maging itsura ng inyong napper circle para hindi kayo malito. Okay? So kahit na magganyan yung itsura niya on the other side na direction, ganito pa rin yung dapat na maging itsura ng ating napper circle to avoid confusion on the problem solving. Okay? So, ito yung paglilipat, no? Transferring of values from the napper circle. So, yan. Meron na tayong napper circle. So, in napper circle, meron tayong dalawang rule na sinusunod. Okay? So, i-resend muna natin to. Maliban sa napper circle natin. Kasi, dito sa napper circle, pagka given yung dalawang, given yung two values, no, no, pagka given ang two values, we can solve for the other values. So, we require only two values. Pagka may given kang dalawa dyan na values, makakalculate natin yung mga sides. On the other side. Okay, so for example, yung unang law natin, yung tinatawag nila na sine co op rule. Okay? Bakit sine co op rule? Ibig sabihin yan, sine of the angle is equal to cosine of the opposite sides. Kaya may op doon. Ibig sabihin niyan opposite. So, paano natin malalaman yung opposite? Kung ano yung opposite, ano yung adjacent. No? Here, meron tayong tinatawag na middle part. Okay? Sa napper circle, meron tayong tinatawag na middle part. So, for example, your middle part is this B. Example lang yan. Ha? Kunwari yung B yung middle part natin. So, yung katabi niya na nearest value will be the adjacent. Oh, so yung A bar and the A na small a is the adjacent. So adjacent niya to. Okay? And yung nakalayo sa kanya, makikita niyo yung B bar and C bar na maliit, this would be the opposite. Okay? So sa sin co-op rule, ang ginagamit natin ay opposite. Opposite sides. So, ibig sabihin, when we are looking for the value for B at given yung dalawang opposite, we can do use the sine co-op rule. So, anong magiging kanyan? Magiging sine B is equal to cosine B bar times cosine C bar. That the B must be subtracted by 90 also the C. Okay? Yan yung magiging kuha niya. Magiging formula, no? So ganyan. Sine co opposite. Kaya ganyan siya yung rule niya, sine co cosine opposite. Okay? Nakuha nyo yung ibig sabihin niya. Now, example naman. Ibahin natin yung middle part. Ibahin naman natin yung middle part. Okay? So, here on our napper circle, ang middle part natin ay the A. Okay? So, ano yung magiging opposite niya? Of course, the C bar and the E bar. So, ang magiging solution for finding for the side ng A ay sine A is equal to cosine C bar times cosine E bar. Which the C and A must be subtracted by 90 degrees kasi complement angle nga yan. Yung tatlo na yan. Okay? And meron naman tayong kinatawag na sin tan ad. Sin tangent add
Ibig sabihin ng ad is the adjacent angle. Okay? So, here, yung adjacent naman yung gagamitin natin. So, for example, here, yung middle part natin ay A. Napili nating middle part ay ang A. So, the adjacent part would be the B bar and the small b. So, anong magiging formula for finding for the value of A? Kasi siya yung middle part. So, magiging sin A is equal to tan B bar times tan B. Which the B must be subtracted by 90 degrees. No? So that we can obtain the value of sin A. Okay? So, this is the part 2 of the fundamentals for Napier circle. Okay? Using for solving for vertex for the latitude and longitude, and also using for determining the latitude if we are subdividing the great circle into waypoints. Okay? Kasi yun lang yung paraan natin para malipat natin siya sa Mercator chart. We must have the waypoints. Okay? Dapat nating mapinpoint yung mga latitude, longitude, no? Ganito kasi yan, no? Kirisin ko muna to, ha? Ito yung basic fundamentals niya. So, ginagamit yan to determine the vertex, to determine the longitude and latitude of the vertex so that we can subdivide the great circle na ma-plot natin siya into a Mercator chart. Okay? Kasi hindi natin pwedeng ma-direct na mailagay yung ating great circle agad-agad, no? We must have the waypoint. So, ano bang ibig kong sabihin? If this is our great circle track, na yan, no? So, ito yung A natin, no? B, sa normal na triangle, spherical triangle, and this is our C, distance A and B, no? Yung vertex ay nandito sa highest latitude, na? Pwede yung vertex natin, pwede dito sa loob, at pwede din yung vertex natin ay nasa labas, no? Pagka iba yung kwan, pwedeng mag-vertex tayo sa labas, which I will discuss later on how to determine if the vertex is inside the triangle or outside the triangle, no? Pero for the meantime, for the explanation on what is the purpose of Napier circle, no, I will discuss to you muna yung example. Now, here, ganito kasi yan. Ito yung vertex natin. It is the highest or the pinakamataas na. Kung saan magna 90 degrees siya, di ba? Yung pag-akit yung barko, initial course, then magpa-final, bababa. Dito, mag-i-increase yung latitude natin. Pag na-reach na yung point ng vertex na 90 degrees, magdi-decrease naman yung latitude natin. So, here, we must subdivide yung longitude natin. Okay? To determine yung waypoint na sinasabi nila. Pwede nating i-divide by 5 degrees or 10 degrees yung latitude natin. Now, ang gamit ng Napier circle is we must able to know the value of latitude although the longitude is given, no? Kasi for example, 00 degrees dito ng east, no? For example, no? Mag subdivide ka ng 10 degrees. So automatically yung sunod niyan is 1010 degrees east yung longitude. And how about the latitude? Paano natin madi-determine yung latitude so that we can plot it on a Mercator chart? How will we solve? By using the Napier circle. Ika-cut natin tong area na to, which I put on the green. Okay, ika-cut natin yung area na yan. Kukunin natin
kung mapapansin nyo, this is a right spherical right triangle. And we will first determine the vertex, no? The latitude given na yung ating DLO. For that, no? Kailangan natin ma-determine yung latitude and longitude of the vertex by using the Napier's law, no? So, magkakaroon ka na ng mga component diyan. This magiging capital C mo na 'yan. This is the small c. This is the magiging big B na 'yan, capital A din 'yan. B to na small din. Then we can derive now to the spherical or the Napier's circle law, no? Magagamit na natin yung Napier's circle diyan for determining the waypoints, no, the coordinates, so that we can transfer the coordinates into the Mercator chart to make a great circle track. Okay, kasi hindi lang doon nagtatapos yan, doon sa ating great circle, yung magsosolve tayo ng initial, final, and the distance. Hindi lang nagtatapos doon. We must able to know the coordinates so that malilipat natin siya sa Mercator chart so that we can plot the position and we will have a susundan tayong mga track. Okay, so this is the importance of the Napier's law circle for great circle sailing part 2. Okay, so yan yung ating explanation.